may mga pamilya na pag nawala yung magulang, nagkakaroon sila ng problema sa manahan. Sino ang malaki, sino ang ganito. Ay nako, marami nag-aaway-away pagdating sa yung sanay blessing. Hindi nagiging blessing, sometimes it's becoming a curse. Dahil sa halip na sila nagkaroon ng pagkapasalamat sa kanilang mga tinatanggap, pagkamisan yun pa nagiging cause ng hindi pagkakaunawaan ng mga magkakapatid. Ganon din naman, maski sa church, pag lumalaki na at dumadami na ang mga miyembro, pagka minsan mayroong mga inggitan, mayroong mga hindi magagandang nangyayari, at siyempre, pag maliit ang iglesia, yung ibang mga miyembro ay ayaw nang umatendo sa kanilang dating church, at yung iba, lalo pag may sasakyan na at may ganito, sometimes iniiwanan nila yung kanilang mga dating churches na kasakasama nilang nalangin at nagnais na sila ay maging kasama sa isang mapagpalang community. Yung iba, nakikita lang na umaalis. Kawawa yung ibang church na sa halip na ipagpasalamat yung mga pagpapala na dapat ay kanilang tinatamo. Like for example, during the time of high school and colleges, the church has been praying for these young people para sila ay lumago sa kanilang gawain. Pero pag sila ay nag-graduate na, meron ng mga blessings, meron silang trabaho, they tend to go to the church na they feel suited sa kanilang status quo. Parang gano'n, naiiwanan nila. Talagang malaki ang nagiging epekto pag mayroong mga blessings. At yun po yung ating pag-uusapan tonight. Let's open our Bible sa chapter 13 of the book of Genesis. We'll be reading verses 5 to 13. Tagalog po yung ating babasahin. Ano? So, nais ko pong i-open natin yung ating Bible sa chapter 13 of the book of Genesis, verses 5 to 13. At ito po yung sinasabi ng Bible. Si Lot na kasakasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at saka Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at mga Perizzeo ay nanirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, ay kaliwa naman ako. At iginala ni Lot ang kanyang paningin. Nakita niyang kapatagan ng Jordan hanggang Zazor ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh sa lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan ng kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sina Abraham. At nanatili si Abraham sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lunsod na kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lunsod ng Sodoma, namuhay silang laban kay Yahweh. Pinagpala na ng Panginoon sa ating mga puso ang ating pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y sandaling tumungo at tayo ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na kami mag-aaral ng iyong salita. Bayaan po ninyo, Panginoon, na sa pag-itan po ng aming pag-uusapan ay patuloy kaming umintindi ng iyong mga saway, mga turo, mga prinsipyo na kailangang maipamuhay namin bilang magkakapatid. Salamat po sa mga kapatid kong nakatuon ngayon sa gawain at naway abutin mo ang kanilang mga pangangailangan. Iyong tulungan, Panginoon, na maintindihan nila sa pangitan ng iyong Espiritu ang aming pag-uusapan at mangusap ka sa kanila ayon sa iyong kagustuhan. Your will be done. At hinihiling din namin, Panginoon,
na iyong tutulungan kaming may karoon ng kaisahan ng puso upang i-advance ang iyong gawaing ganito at magkaroon, Panginoon, ng malalim kaming pagsasamahan upang ang pangalan ng aming Panginoong Kristo ay maluwalhati. Bless mo ang aming prayer meeting tonight, Lord, in Jesus' name. Amen. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong beware of conflict due to blessings. Pag-ingatan natin yung conflict dahil sa mga pagpapala. Pagka minsan po kasi, pagka may mga blessings na, nagiging source yung blessing na yon, sa halip na blessing can be a curse. Dito po, alam natin yung si Abraham at saka si Lot. Si Lot actually ay hindi naman dapat kasama sa plano ng Panginoon upang pumunta sa Promised Land. Dahil ang sabi ng Panginoon kay Abraham ay, dalhin mo yung iyong pamilya. Eh hindi naman niya pamilya, pinsan niya, palipamangkin niya itong si Lot mula sa Ur. And then they stayed sa Haran, and then hinintay nilang mamatay yung tatay ni Abraham bago sila nagpatuloy. So it took them time. At ang isa sa mga masasabi nating mali ay isinama niya si Lot. At wala namang masama, ganyan talaga ang mga, kahit mga Pilipino nga eh, pagka minsan eh, lalo pagka medyo, halimbawa, mayroong gawain ng church, pagka minsan hindi nga dumadalo, pero pagdating sa halimbawa ay outing, halimbawa ay anumang bagay, naroon sila, mabilis sila. Pero pagdating sa mga ganong klaseng blessings, mabilis sila. At pagkamisan yun nga nagiging conflict kasi sasabihin ng iba, bakit yan isasama natin eh? Samantalang hindi naman yan ganito ganyan. Sabi, sige, pagbigyan na lang natin. So nagiging cause ng conflict sa halip na blessings. So si Abraham actually is yung kanyang pamumuhay coming all the way from Haran going to the Promised Land, hindi ho ganun ka-smooth sailing. And after his return doon sa Kanaan from his disastrous trip doon sa Egypt, there arises a conflict between himself at saka yung kanyang nephew na si Lot. And it was a conflict that had a serious ramification. Kailangang iayos nila, dapat i-resolve. Ang tanong ay, how this conflict was settled is the focus of the message we have tonight. At nais kong bigyan natin ng pansin, just like Abraham, there are times in our life when conflicts and trouble arise. And how we deal these conflicts, the trouble reveals more about our character. Kung papaano kasi isinusolve natin yung problema. And sometimes the Lord permits this thing really to happen, hindi upang makita kung ano yung, hindi upang pasamain, kung hindi upang makita at ilahad, ilantad yung ating pagkatao. It reveals more of our character than we want to admit it. Because what we are when the pressure is on is what you really are. Lumalabas yung tunay mong pagkatao. Ang dami ko nang kilala niyan. Ay sa aking magpo 48 years na sa ministry, pastor, ipanalangin mo ako, basta yumaman lang ako. Pastor, pag pinagpala lang ako ng Lord, pag ganito ganyan. Pastor, pag nakatapos lang mga ano ko. Pastor, ganito, pag nakapag-abroad lang ako. Nako, kapatid, narinig ko na yung mga istoryang yan. Yung iba, sa simula, mabuti, pero pagkasa, may mga blessings na medyo mayroon ng magandang bahay, medyo blessed na yung kanilang buhay, libot na yung church. At pupunta sila sa isang church na seemingly, parang mas gusto nila doon kasi mas bagay ni sa kanila. Kasi yung church nilang nilakihan, marahil hindi kasing ganda noon at hindi na kasing level nung kanyang quote and unquote status quo. So, since that is true, let's take a study about these verses. Una sa lahat, pag-aralan natin yun sa verses 5 to 7, the troublesome problem. Ano ba yung pinagbumulan ng pag-usapan natin? What's his cause? Ano ba yung problema? Doon po sa verses 5 to 6, ang sabi ng Biblia ay ganito, si Lot na kasama ni Abraham ay marami na rin tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan
ni Abraham at ni Lot. Kaya madalas nag-aaway ang mga pastol nila. So, yun ang kanilang ano, yun ang kanilang pinagmulan. Blessing. Ang ganda-ganda ng mga blessings na yan. Tatandaan ko tuloy yung isang church dun sa nabasa ko. Nakapagsimula sa isang ng isang maliit na church. Doon sa isang nagsisimula na kasi mayroon isang parang lugar na parang mga lumberjacks doon. At doon nagsimula yung isang maliit na parang community. At yung mga lumberjacks, yung mga tao doon ay nagkaroon ng panahon para sila magtayo ng isang church. At yung mga kapatiran doon, karamitan, sapagkat mga lumberjack, hindi naman sila masyadong mataas ang pinag-aralan. But they are so happy. Napakalakas ng kanilang pananampalataya. So much so na napakarami ng dumadalo sa gawain at naging isang community yung lugar na yun. Dahil naging isang flourishing na lugar and so on. So may mga tumira na. So may mga leader na napapunta sa church at nagpapasalamat sila, lumaki yung church, dumami ang mga miyembro. Problem is, nung maganda na yung church, nagkaroon na ng carpet, nagkaroon na ng ganito ganyan, yung mga leaders, yung mga pinuno na dati ay siyang nagsimula, siyempre pagdating sa election, hindi na sila mai-elect. Usually yun ang mga matatalino, yun ang mayroong kaya, yung may ganito at namumuno. Usually ganyan sa election eh. So, ang problema, hindi sila masyadong, yung mga founders, hindi masyadong sanay dun sa isang magandang pamumuhay. Kagaya nung may alpombra na, bawal ang sinelas, ganito, napakarami ng bawal sa kanila. Parang nagkaroon sila ng ano ng problema. Sabi nila, eh bakit? May mga tao kasing gustong imbitahan, hindi pinadadalo dahil sasabihin nila, bakit hindi sila nag-aalis ng kanilang ano, maputik yung kanilang sapatos, hindi sila nag-aalis, and so on. Sabi nila, eh di ba tatanggapin naman tayo ng Panginoon yung ating damit. Pero sabi niya, ng mga tao, abay dapat iangkop nila do sa church natin yung kanilang pamumuhay and so on. So conflict na pagbigyan yon later on. At nung maghuhuli, ang sabi ng mga sinauna ng founders, ay dapat huwag nating kalimutan ang pag-i-evangelize. Ang sabi naman ng mga leaders, no hindi, dapat yung ano dapat discipleship. Hindi yung ganyan dahil attend yung mga taong yan, hindi naman lumalago dahil yun nga, puro kayo evangelism. Sabi nung ano, hindi pa kayo nang dumating dito eh, dahil kay produktor ng evangelism. Sabi na hindi, dumating kami rito in so on so forth. At kami ang leader, kami ang dapat na susunod. That ang nangyari po. Sa halip na naging blessing yung pagdami ng church at pagganda ng loob ng iglesia, nahati yung church. Sa halip na blessing, hindi ho naging maganda. My cause, you would notice in here that ang sabi nga, both Abraham and Lot had immense wealth and power. Neither is inherently wrong for us as long as controlled by the right spirit. And when our things controlled us, then we are headed to trouble. Tatandaan natin, dapat sana hindi tayo kinukontrol ng mga bagay na nasa atin. Dati-rati, siguro pwedeng magsuot tayo ng ganito-ganyan. Ngayon, hindi na eh. Kinakailangan tinitingnan na rin natin yung ating mga pananamit, yung ating kasama sa church. Sa halip na makita pa rin yung mga nakasinelas, natitingnan natin na mula ulo hanggang paa. Na sometimes, hindi na very accommodating yung ating spirit. Pangalawa is its course, doon sa verse 7. Their problem remained unsolved and eventually developed into a bone of contention. Naging isa ng source ng problema nila. Evidently, it's wanted the best grazing ground, yung pagpapastulan ng kanilang mga tupa. And trouble is always a certainty. When the focus of our life is removed from the Lord Jesus Christ and focus on self, the right of individual, or the things ng mga bagay na pangmundo, nagkakaroon po talaga ng problema eh. Ang sabi nga, prohibition sa 1 John chapter
2 verses 15 and 16, ang sabi, do not love the world, neither the things that are in the world, for all that is in the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, pag natanggal na yung ating focus doon sa ating Panginoon, yun pa rin nakikita natin yung mga liliit na mga bagay na galing sa pangmundo. At hindi na po talaga lumalago yung ating pagtingin sa isa't isa. Nakikita natin yung mga panlabas. So, how Abraham and Lot responded to this crisis? And the family says about their character. If you want to know the true character of any person, kung gusto mong malaman ang tunay na pagkatao ng iyong kapatid o yung iyong kaharap, ng iyong ka-church, o di kayo kabahay, just see how they respond in time of crisis and conflict. Doon mo makikita yung tunay na pagkatao. Hindi sa oras na kayo may mga problema. At sinasabing, makikita mo daw ang ugali ng iyong kabahay o di kaya ay kaibigan sa oras na kayo ay kakitaan ng maraming mga problema. Saka mo malalaman, ang totoo, maraming mga taong malapit sa iyo pagka ikaw ay mayroong blessings. Pero yung iba, nagiging madamot naman at yung iba naman, sobrang mapagbigay that yung iba namang pamilya ay nagagalit. So it becomes conflict rather than blessings. Now let's go to the verses 8 to 9, a tender proposal. Ano po yung proposal na nakita ni Abraham? Ang sabi po ay plea for peace. Dapat magkaroon ng pagkakaso. Ang tawag po nung iba dyan ay compromise. So Abraham, sapagkat siya yung may edad, displays a loving and gracious spirit when he deals with Lot. And he gives twofold reasons why they should live in peace. May dalawang dahilan kung bakit kinakailang maging mamuhay sila na dapat sana ay magkasundo sila. At yan din yung dahilan kung bakit dapat tayo sa loob ng iglesia ay hindi nagkakaroon ng bangayan. Let's consider number one, the never forget. They were brethren. Magkakapatid sila. Magpipinsan sila. They should love and respect one another. The same is true concerning the church. Sabi nga po ng Panginoon, John 13, 34 and 35, this is my commandment that you love one another even as I have loved you, that you love one another. All men will know that you are my disciples if you have love for one another. Note that even in the best of circumstances, trouble is always a possibility. In the church, there should be peace, love, and tenderness between the members. But because we are sinful human beings, ibig sabihin, we allow the flesh, tawag po nung iba'y carnal, trouble often arises. However, it is never right, hindi po kailanman tama, regardless of any reason, there is nothing so important that it is should be allowed to tear each other up. Ang sabi nga po ni Pablo ay, hindi tama na tayo magkagatan. Kasi kung kayo-kayo ay magkakagatang parang mga aso, ang sabi, mauubos kayo. At ganyan nga nangyayari pag kami sa church. Ang kalimitan pa, yung usapan ay sa likuran. Na pag-uusapan yung isa sa halip na ituwid, kalimitan ay pinag-uusapan yung kahinaan. And friends, he cannot bless in an atmosphere or discord ng trouble. O sinong gustong tumira sa isang church na punong-puno ng awayan, punong-puno ng mga marites? Hindi maganda. The best course of action is to forgive and to forget. Maraming mga pwedeng gawin ng tao, pero pag nagkamali ang isang kapatiran, hindi dapat resentment, hindi dapat unforgiving spirit, hindi dapat bitterness, dapat andun yung kakayahang magpatawaran. May mga ilang mga hindi talaga po pwedeng, ang tawag nga natin ay, hindi mo talaga pwedeng i-compromise, such as yung maling doktrina, yung immoral na pamumuhay, yun ang talagang hindi, talagang pwedeng umalis, o di kayo pwedeng paalisin. Pero kung kaunting problema lang, halimbawa ay nagkaroon lang ng kaunting conflict, yung anak, yung ganito,
Ang ilan pang pinagumulan pagka minsan ay may gwapong anak, may magandang anak, nagkaligawan, nagkaroon ng awayan kasi halimbawa ay nag-break yung dalawa, kadamay pa si, pati yung church, pati yung ilang mga kaibigan nito, aalis na rin. E mantakin mo, salim na sila ay unawain dahil ganyan talaga ang buhay ng tao eh. Intindihin na lang. So, tatandaan natin, there are also, matututo sila out of their own experiences. Pero ang problema, ginagawang personal yung issue. So, consider, yung una is the never forget truth that they are brethren. Magkakapatid sila, magpipinsan sila, magkakabahay sila, kapamilya sila. So, hindi sila dapat nag-aaway. Pangalawa, consider the non-believers were watching. Doon po sa verse 7 ay ganito. Meron po tayong makikita. Ang sabi po rito sa verse 7, ang mga Kananeo at Pariseo ay naninirahan sa lugar na iyon. Naninirahan pa sa lugar na iyon. So may mga non-Christians, may mga non-believers na nakatingin sa kanila. Tells us that the Canaanites were living around them at that time. This presented a dual problem in the face of conflict. First, it placed both Abraham and Lot in danger dahil sila ay mga non-believers, yung kanilang katabi. If these warlike people saw an opportunity to attack them and take their possession, ay talagang kayang-kaya kasi mga taga roon sila eh. Ay dayuhan lang itong magtiyo na ito. May tauhan lang sila. So malaki, it will endanger. Kayo-kayo mismo, dayuhan kayo rito, away-away pa kayo. Hindi kayo magkasundo. Pangalawa, no doubt that these people were keenly interested in the God of Abraham. Siyempre, ang isang magandang gawain ay, siyempre, anong klaseng uri ng tao ito? Siyempre, magkita ng iyong pamumuhay, makikilala kung ikaw ay may ugnayan kay Lord. They would evaluate his religion by the effect it had on their life. Pag kayo ay nasa loob ng iglesia at may mga taong bagong dating, o di kayo sa inyong kapitbahay, tiyak na tiyak they are evaluating your life. Ano? The same problems confront the church today. When we fight, Satan has a heyday in the church. At tatandaan natin, they scatter the flock. At ang pinakamasarap na lugar kay Satanas na puntahan ay ang isang church na nag-aaway. Ang matindi nito kung ang source ng pag-aaway nila ay dahil sa mga blessings. Wow! Rather than they rejoice together, tandaan natin James chapter 1 verse 17 that every good and perfect gift comes from God. And yet those very blessings na pwedeng pagmulan ng ibayo pang pagpupuri at pagsamba sa Diyos, the same ang nagiging problema. Pag maganda na yung church, sa church kasi pagkaminsan, ang kalimutan ano, mayroon silang paboritong upuan. Yung iba ayaw nilang paupuan yung kanilang dating upuan. Dadating-dating ka ng late, pagkatapos pag mayroong naupo doon, galit ka. Hindi tama iyon. At ang church na yan, yung upuan na yan, para sa lahat yan. At yung iba, pagka minsan tuloy, kakailanganin pang sabihan, mga pati pwede bang tayo, ewan ko kung bakit, paborito nilang upuan ay yung nasa ulihan. Eh, ang dami-dami naman doon sa nasa unahan. Hindi ko alam kung bakit, lagi na lang ganun. Kakausapin pa mga kapatid, pwede po ba tayo rito sa unahan and so on. Naku, kung sino pa yung mga tunay na mga miyembro, sila pang hindi mapagbigay. Dapat sila pa nga yung nagbibigay ng ideya na mga disiplinado. Ipinakikita dito sa ating pinag-aaralan na pag may mga blessings at sama may mga taong nakatingin sa atin, maging modelo naman tayo para sa kanila. So, when we fight, the world sees our lack of love, our lack of tenderness and forgiveness, and concludes that we are no better off than they are. And that yung ating ginagawa ay business lang. It means nothing.
sabi nga dun sa Romans chapter 2, especially dun sa verse 21 or hanggang 24, ay sinasabi na yung pangalan ng Panginoon ay nagiging parang masama sa pangalan ng kaibahan ng mga tao, dahil yung ipinupuntirya natin at ang ating pinipinta sa harapan ng mga tao, ganyan ba yung mga Kristiyano? Ang kukulit. Away-away sila-sila. Ay kung kayo-kayo nag-aaway, sinong sasama sa inyo? Di ba? Kaya kailangan, ayun na yung mga blessings. Mantakin mo, Kristiyano na kayo. Blessed na kayo. At ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, we are blessed with all spiritual blessings. So dapat magpasalamat tayo at walang inggitan dapat dun. So, yun po yung una. Pangalawa, the price for peace. Kung ating titingnan, ano ba yung halaga para magkaroon ng kapayapaan? Ang sabi po dun sa verse 9 ay ganito, balikan natin. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mantangin nyo, sa halip na sila magsama. Maghiwalay tayo. Yun ang kanilang, yun ang price for peace. Abraham willingly gave up his right as an elder. Kung sino pa yung matanda na, sa pa yung mapagpalabi. At ang sabi niya, he could have chosen first, dahil siya yung matanda at siya yung may proyekto nito. He could have chosen first, but he yielded it to Lot. He is willing to place Lot dun sa ibigay yung kanyang happiness. Mamili ka, Lot, kung ano yung, kung ikay sa kanan, sa kaliwa ako, kung ako'y sa kaliwa, kung ikay sa kaliwa, sa kanan naman ako. So, yung kagustuhan at yung kagandahang loob ay nanggaling kay Abraham. Pantahan mo, siya pa ang nagpalabi. At ang sabi din sa talatang yan, nang ang kanyang pinuntan, ang nakita nitong si Lot, ay yung kapatagan. Nasa halip na yung kapatagan na yon ay pangtiyon niya, dahil matanda na yon, at ang itinira niya yung bulubundukin. Ang hirap kaya maglakad pagka ikay medyo may edad na ng konti. Ang hirap kaya maglakad sa bulubundukin. Pero yung itinira niya, kinuha muna niya yung magandang lugar. So, tatandaan natin, he was willingly placed Lot's happiness, wishes and rights ahead of his own. Yan ang tunay na dapat attitude o ugali ng Kristiyano. Note, this is not something that we see often. Kalimitan kung sino yung panganay, siya yung nanggugulang. Kalimitan kung sino yung may matanda na, siya yung kalimitan ay may danyos na. But it was believers are supposed to be. Nakalagay sa Philippians chapter 2 verse 4 na wag ang tingnan natin ay yung para sa sarili natin, kung hindi ating ipagmarasakit ang pangangailangan at ang kagustuhan din ng iba. We should never compromise the truth to please anybody. However, there are times when we should give in to the wishes and needs of others for the sake of Christ. Yes, ma'am. So, kung marami nang umaatin sa church at ikaw ay halimbawa, maraming na yung dumadalo sa church at ikaw ay miyembro, ay di, pag may dumalo naman ng mga non-Christians o di kayo may mga baguhan, ay di ikaw naman ang tumayo at ibigay mo naman yung upuan mo sa iba. Hindi yung, dapat ganito ganyan eh. So, tandaan natin, mahalaga ang presyo ng kapayapaan. At si Abraham, seemingly, he was so aware of that. Pangtatlo, a promise for peace. Yung si Abraham so easily give up the best of the land for Lot. Bakit kaya? Kasi Abraham knew that his cause was saved for God. Laging ang kagustuhan ng Panginoon na susunod, the Lord has already promised him all the land. So, yun ay natatandaan sa chapter 12 verse 7. Note, when a believer's faith truly rests in the Lord, then they can afford to hold their possessions and their rights very loosely. Often all, it is God, not they, who look after the interests of that mapagpalabi
at mapaglamang na kapatid. Hindi niya iniisip yung kung ano yung aking makukuha, kung ano yung magagawa kung ganito ganyan, kung ano yung aking sarili. So, sa isang tao na mature ang pananampalataya, kaya niya magpalabi. Ang tanong, kumusta ka? Marunong ka bang magpalabi para lang yung ibang mga tao ay mabigyan natin ng kasiyahan o di kaya ay magkaroon ng maayos na kapayapaan? Abraham did not get mad. Hindi siya nagalit. Bitter or nagsumama ang loob or yumabang when he did not get his way. Yung kanyang ginawa, he simply did everything in the power bilang isang tiyuhin. Parang pinagbigyan na lang niya. And that is the way God wants us to be. Hindi na baling tayo na lang ang magpalabi, hindi tayo ang dapat nagsisik ng ating sarili. Hindi dapat tayo maging makasarili. Dito natin makikita ang tunay na mananampalataya. Ang ugali ng mananampalataya, laging nagpapalabi, laging nagkakaroon ng pagkakataong bigyan na sige, for the sake ng kaisahan at pagmamahalan, sige, pagbigyan natin. Pangtatlo at last, the tragic plan. Dun sa verse 10, makikita natin yung nangyari. Sabi dito, nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar, nasagana sa tubig tulad ng halaman ni Yahweh at ang lupain sa Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomorrah. So makikita natin dito that si Lot actually lived by sight and not by faith. Lot made this decision based on what is his and told him, he claimed the land that appeared best, ano, for the raising of the flock and herds. Kasi kapatagan plus maraming tubig, syempre malalamangan ko yung aking tiyuhin. At syempre ako yung pinamili. Aba, di gagawin ko yon. He did not consult the Lord. When we were in that kind of situation, bakit maraming palpak na Kristiyano? Kasi alam natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16 that ang Christians po have the mind of Christ. Pakibasahin nyo doon. Ang isang mananampalataya have the mind of Christ. Ang tanong ay bakit pagkamisan palpak ang mga desisyon? Ang una is because they failed to consult the Lord in prayer. Kaya tuloy yung kanilang mga desisyon hindi ho nagiging tama. He did not consult the Lord. He just looked until he saw what pleased him. And that is what he chose. Kung ano yung masarap sa kanyang pakiramdam. Parang si Eva eh. Nang makita niyo yung prutas na wow, maganda sa paningin. Wow, kumalam yung kanyang laman. Sabi, di nag-desisyon siyang kainin kahit na yan ay bigay ni Satanas. He gratified his flesh. He did what Eve did in the Garden of Eden. He allowed his flesh to live for him. The reference to Egypt, Lot, ibig sabihin, must have fallen in love with that country and choose what he did because it reminded him of Egypt. Note, it is dangerous thing to live to fulfill the appetites and lust of the flesh. Yet, anytime we cease to walk by faith in the Lord, it is so harmful sa ating pananampalataya. Karamitan kaya pumapalpak ang mga desisyon natin. Nakikita nating pabor sa atin eh. Maganda. Akala natin okay na. Hindi ho ganun eh. Tatandaan natin, sabi po ng Panginoon, maluwang at malaki ang daan patungo sa kapahamakan. At ang sabi po sa Proverbs ay may daang tila matuwid sa isang tao, ngunit kapahamakan ang dulo nito.
So mag-ingat tayo na mag-desisyon without the consultation sa ating Panginoon. Kaya nga po sa Proverbs 3, 5, and 6 ang sabi, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Ganun po. He is a perfect description nung makikita natin dito na He is a perfect description of a person living after the desire of the flesh. Number two, Lot lived not only by sight but also for self. Yung choice ni Lot demonstrated a total lack of regard for the needs of Abraham. Bakit po? Kasi nga, evidently, he didn't respect si Abraham at all. Lot lived to please yung kanyang sarili. Hindi ho yung kanyang tito na siya ay sabit lang. Tawag po nung iba, sana may pakundangan man lang siya. Sana nakita man lang niya na yung kanyang tito ay matanda na. Everything is about my rights, kagaya po nung iba. Everything is about my rights, my wants, my needs, my life, my way. I did it my way. Yun. So, ganun po. Friends, that is not a way of life. That is pleasing to God. That is supposed to be ang desisyon na ginawa niya ay desisyon pleasing to self. Wow, ito gusto ko. Ito ang ibigay ang hilig ng bibig and so on. So ganun yun eh. Your life actually ay sinasabi that you're always what? Nakalean. Ikaw ay laging nakapabor. Yan. Nakapabor pagkaminsan sa iyong sarili. At sino nga ba namang hindi magmamahal sa sarili? Siyempre, lagi tayong pabor. Lagi tayong, ano, pag ang isang tao ay pinag... siya ang pinagkatiwala ang nanay o tatay na mag-divide ng pangangailangan, halimbawa ng pagkain o di kaya ng kanilang pasalubong, aba siyempre yung pinagkatiwalaan ay ano ba yan, hindi naman pwedeng hindi ako lamang ng kaunti. So ganun yung tao. At ngayon nakikita natin na talagang sa blessings makikita yung ugali ng isang tao. Hindi ro pagka minsan sa hirap ng trabaho makikita ang ugali ng tao. Bigyan mo siya ng kanyang rights. Doon mo makikita yung tunay na ugali niya. Yung bigyan mo siya ng malaking sweldo, bigay mo yung kanyang rights. Tatandaan nyo, kagaya ng nangyari sa ating gobyerno, pati ba naman yung presidente natin ay kanyang isi-signature. Kaya tuloy, tita niya, nagkakapalpak-palpak para lang maganap yung kanilang gusto. Sa halip na mahinta yung gusto ng ating presidente, so what happened? Nag-decision sila na pirmahan na pati yung pangalan ng presidente. Well, that's the problem. My rights, my way, may ganito, may ganyan. Yan po ang nangyayari. At sana sa church natin, hindi po ganon. Of course, letter C is that Lot lived in Sodom. At alam po natin, doon sa verses 12 and 13, natin pong babasahin, doon sa ating text ay ganito. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan naman sa lungsod ng sa Kapatagan na malapit sa Sodoma. Yung inyong makikita, malapit lang siya sa Sodoma. Napakasama ng tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. At kung titingnan mo sa chapter 19, hindi lang siya nakatira. I mean, hindi na siya nakatira sa tabi ng Sodoma. Siya mismo ay andun na sa loob ng Sodoma. Kaya napakasama talaga ng nangyari. So what happened? Yung nangyari sa kanya, sa halip na siya ay yung blessing na sa halip na, magturuan na lang tayo na yung ating mga tauhan, mga shepherds natin, ay siguro magtulungan na lang at magkaisa na lang, magkasundo, and so on, rather than maghiwalay.
the more na maghiwalay ang tao, that shows na ang ba, hindi maganda ang ganong klaseng decision na dapat gawin. So, Lot left and he lived the life as pilgrim behind the settled and settled down sa sinner's place na tinatag na Sodoma. He raised his family there and also he lost his family and his testimony in that place. Sa Genesis chapter 9:10, he was just, nakalagay po doon sa 2 Peter chapter 2 verse 18, that he was just a man. However, that is no way for a believer to live. Yes, tao ka, pero hindi ka basta tao lang ang Kristiyano dahil meron kang espiritu. Sadly, Lot's way of reacting to trouble is the way chosen by most folks in our day today. This man needed to separate, but Lot chose the wrong path. Pagka medyo maganda-ganda ng buhay, pinagpala na ng Panginoon, alis na sa church na nagsimulang magpanalangin, nanalangin para sa kanila, nag-nurture sa kanilang buhay, at iisipin nila, kaya na nila ang buhay. So what happened? Napariwara sila because they decided for the favor of themselves, hindi ang favor ng Panginoon. Kasi ang nagbigay ng decision para mag-decision para sa kanila, yung kanilang sarili at yung kanilang pleasure. So, makikita natin that he chose it with the wrong attitude. His choice actually led him down in costly and cost him plenty. Abraham's choice brought him blessings and honor. Kahit na mahirap. Anong conclusion ko? If you have to be honest ngayong gabi and compare yourself with the other men, na kung ikaw halimbawa si Lot o di kaya ay si Abraham, ang tanong, saan mo gustong punta? Saan mo gusto? Alin ba ang pipiliin mo? Abraham took the last place so the other may ang makuha yung kabila. O kagaya ni Lot na he grabbed all what he could for himself without regard to anybody else. Kahit na ito'y mahal pa niya sa buhay. I would think also na dapat tayo ay nagre-responde sa mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi dapat ito ang nagiging dahilan ng paghihiwalay. Ito dapat ang nagiging dahilan para magsalo tayo. Dapat the more na tayo pinagpapala ng Panginoon, the more na tayo ay magsama-sama upang lalo pa tayong maging malakas at maka-impluwensya ng maraming mga tao sa ating kapaligiran. Tandaan nyo, maraming taong nakatingin sa atin. The way we receive it, that help is to admit it na hindi natin kailangan maghiwalay. Mas kailangan tayong magsama-sama dahil doon tayo malakas. Tatandaan natin, si Satan ang kanyang pamamaraan is to divide and conquer. Natatandaan ko yung tatlong magkakaibigang baka. Sila ay laging nag-uusap, sila ay laging napakaganda ng kanilang samahan. Wala silang pagpapala na yung kanilang kinakainan, lagi silang magsasama-sama. Hindi sila naghihiwalay. Pero mayroong isang leon na laging nag-aabang dahil hindi niya kakayaning kainin ng isa o maging biktima, yung tatlo. Kaya lagi siyang naghahanap ng pagkakataon. Kaya ang nangyayari pag kami siya nagtatago yung leon. At pagka minsan malapit na bubulong siya sa isoon. So sa madali sabi, to make the long story short, nainis yung isa at ang sabi niya, bakit mukhang ako yata yung pinag-uusapan ng dalawa. Kaya ang feeling niya, ako na lang yata ang nakikita. Ba't sila laging magkausap? Ba't hindi nila ako laging isinasama sa kanilang pinag-uusapan? Nagkaroon siya ng self-pity. Kaya nang siya'y lumayo, that was opportunity for the lion na maging biktima siya. Kapatid, sa oras ng mga pagpapala at maging sa oras ng ating kawalan, huwag tayong maghihiwa-hiwalay. Na
naway maging dahilan ito para lalo tayong magpanalanginan sa isa't isa. Huwag nating isipin na yung mga pagpapalang yan ay para sa akin. Kagaya po ni Barnabas, nung siya'y kasakasama ng iglesia, ang lahat ng nasa kanya ay para sa iglesia. Ibinenta niya yung kanyang ari-arian para pakinabangan ng kapatiran. Huwag tayong maging kagaya na maging biktima, kagaya nung isang lalaki na nanggaling doon sa the Good Samaritan, natatandaan niyo yun. Yung isang tao ay mula sa Jerusalem, nagdesisyon siyang pumunta sa Jericho. Hindi ko alam kung anong istorya, bakit siya pupunta ng Jericho. Samantalang ang Jericho ay isang lugar ng, ito ay lugar ng wasak, lugar na hindi maganda. At ang Jerusalem ay lugar na kung saan naroon ang presence ng Diyos. Hindi ko alam, baka siya ay nagkaroon din ng hinampo, baka nagkaroon din ng ganito, I do not know. But maybe, nag-isa siyang bumaba ng nakaisa. At ang sabi ng Biblia, nang siya ay nakaisa, perfect na perfect yan ng pagkakataon para siya ay nakawan kasi hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. So, ang nangyari is nung siya ay manakawan na, iniwan siyang parang siya'y patay na. Nakahandusay ayon sa description ng Biblia. Dumaan yung mga supposedong lingkod at naglilingkod sa Diyos. Ano nangyari dun? Nang makita niya, yung ilan hindi man lang tiningnan, lumakad instead sa isang tabi. Well, siguro may dahilan dahil pag nung araw, ayon sa lumang tipan, pag humipo ka sa patay, ay hindi ka pwedeng maglingkod sa gawain ng Panginoon dahil nagkakaroon ka ng dumi. So marahil may dahilan siya. Pero makikita natin, it is so dangerous na maglakad ng nakaisa. Kapatid, kung ikaw ay nakakaramdam ng feeling mo na ikaw ay parang napagkakaisahan, you feel na parang hindi mo na kayang ganito ganyan, you feel na parang wala kang nagiging benefit sa iglesia, at parang hindi mo na gusto ang nangyayari. Kapatid, pwedeng yan ay feeling mo. Ang kailangan mo, lumapit ka uli sa Panginoon. Ang mga kapatid mo'y andun. Huwag mong isipin at huwag mong ilayo yung sarili mo because you will become a victim of Satan. At pag ikay naging biktima dyan, isang araw nakalulungkot, hindi lang ikaw ang iiyak. Yung iglesia, yung mga tao, yung kapatiran mo sa church, anuman mangyari sa'yo, iiyakan ka rin nila dahil may malasakit sila sa'yo. Kapatid, huwag nawang blessing or anumang klaseng problema ang maglayo sa'yo. Huwag sana ito'y maging dahilan ng paghihiwalay. Blessings, magpasalamat tayo. But we must be aware of the conflicts being brought about by blessings. Instead, if there are blessings that we have, let's share it together in advance the kingdom of God. Let's pray. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa aming napag-aralan. Salamat po sa iyong panguna at pagpalain mo, Panginoon, ng iyong mga anak na nakarinig ng iyong mensahe. Tulungan mo ang patuloy kaming magmalasakitan, lalo na ngayong napakarami ng mga blessings na tinatanggap ng iyong iglesia. Salamat po at tutulungan mo kaming aming ikonsidera ang pangangailangan ng isa't isa. Never nawa, Panginoon, kaming tumingin para sa aming sarili lang rather than tulungan din po naming makita ang pangangailangan ng aming mga kapatid. Pagkat alam namin, Panginoon, yun po ang halimbawang ibinigay ni Jesucristo sa amin. He did not look para sa kanyang sarili lamang. Instead, He offered His life as a ransom for many. Bless mo, Panginoon, ang mensaheng ito in Jesus' name. Amen. So, salamat po mga kapatid at tayo'y dadako naman sa ating pananalangin. I just would like to read yung ilang mga siguro nagpadala rito. Of course, gusto kong batiin yung mga kapatiran natin na nag-join sa atin. Oy, mukhang umunti na kanina kasi mukhang mahigit na 30 tayo kanina. Ayan po si Pastor Roldan, si Sister Jonna, Sister Lodi,
si Ate Delia Magallanes, si Pastor Larry, si Brother Basil, Sister Rosana, si Pastor Leo, si Jeff.